Umalma ang ilang senador sa inilabas na 10-dash line ng China sa South China Sea kung saan nasakop na ang teritoryo ng Pilipinas. Pero gitna ng mga mamabatas na hindi gerang sagot sa territorial dispute. May report si Daniel Manalastas. Rise and shine, Daniel. Maging si Senator Amy Marcos, tinabla rin ang panibagong mapa na inilabas ng China na 10-dash line. Kakaiba raw ang ginagawang mapa ng China at maging ibang bansa, hindi rin ito tinatanggap. Pero iginiit ng senador, mas maigi pa rin may pag-usap kaysa gera. Unfortunately, kahit mainit na ulo natin at pikon na tayo sa pang-aapi sa ating mga ngisda, sa ating Coast Guard, talaga ang tanging first line of defense talaga ay diplomasya. Kaisa naman si Senator Jinggoy Estrada ng Department of Foreign Affairs nang pinalagan nito ang China. Sabi niya, nararapat lang ang paninindigan laban sa patuloy na pangaangkin ng China sa teritoryong pag-aari natin. Sumasalamin daw ito ng hindi natitinag na pagtataguyod ng ating karapatang pandagat at soberanya ng ating bansa. Pero ang lahat ng yan, dapat pa rin umanong idaan sa mapayapa at diplomatikong paraan. Hinggil naman sa posibleng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea, tingin ni Senator J.V. Ejercito, hindi naman kasi nahikinig ang China. Hindi rin ito kinikilala ang The Hague ruling at patuloy ang pambubuli. On our end, we have to do something also. No, unang-una, ay okay lang, keep the communications line open. Subok pa rin tayo, try exhaust all diplomatic means, sinusubukan natin. More than 100 North Verbales have been sent, hindi naman pinakikinggan, pero okay lang. Second, we have to put up our, I have been pushing this, Senate President Nick Zubiri also, the AFP modernization, kailangan natin magkaroon ng respectable force. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.